Welcome po muli dito sa ating YouTube channel, Diskarte Pinoy TV. Ngayon naman po, pag-usapan po natin yung tinatawag na gearbox. Ito po ah, ipakikita ko po sa inyo kung paano ang pagkakabit ng metal blade. Ito po, metal blade. Nylon blade at circular blade. Ito po pangkaraniwang itinatanong po sa atin ng mga customer natin. Nakabili po sila ng mga grass cutter, Kawasaki, Honda, Kaas, Puyoma, Fujiyama, etc. etc. na mga grass cutter, pero may mga tanong po sila, lalo na po yung mga bago pa lang po na gumagamit ng grass cutter. Bakit daw po yung kanilang grass cutter nagpa-vibrate or malakas po yung palag? Yan. Pag-usapan po natin yan. Nangyayari po yan pagka po mali ang kabit ng blade. Kaya siguro, mas maganda ipakikita ko muna po sa inyo kung paano ba ang pagkakabit or tamang pagkakabit ng blade. Gusto ko muna ipakita at ipaliwanag po sa inyo yung mga sukat at kung paano po natin iingatan ang gearbox para hindi basa-basa, masisira. Una po, eto nilalagyan po iyan ng grasa. Komo ang loob po niyan, puro mga bearing po siya sa loob. Para maingatan po natin yan, eto po, binabaklas po yan. Ito. Tapos, kung meron kayong grease gun, nilalagyan po iyan ng grasa para smooth na smooth ang kanyang ikot. Okay? Yan po ah, nilalagyan niya ng grasa. Pag hindi nalagyan ng grasa, mapapansin nyo, nag-iinit po yan, bandang huli, masisira na po yung mga bulitas. So, yan, isang tip lang po yan. Tapos po, yan, meron pong tatlong klase ng sukat. Una po, dapat alam nyo po yan para sa iba't ibang po nating mga grass cutter. Una, pag Kawasaki, tsaka po Kaas, o kaya Honda, 9 teeth po yan. Ito yung mga teeth na tinatawag. Kita to dyan. 9 teeth. Pagka mga European brand, 7 teeth po sila. 7 teeth. Pagdating naman po sa sukat, sa bilog ng tubo, ito po yan. Ayan o. 28x9 teeth ang tawag sa kanya. Pag nakita nyo po yan, ibig sabihin yung sukat niya 28 yung bilog. Okay, 28x9 teeth. Ito yung teeth. Yung isang sukat po niyan 26x9 teeth. Okay po. So dapat alam po natin, hindi yung basa-basa po kayo bibili, baka masayang po yung pera po ninyo. Pero pangkaraniwan dito sa Pilipinas, 9 teeth po yan, 9 teeth. Okay? Pakita ko po sa inyo ha. Tingnan muna na po natin yung nylon blade. Nylon blade, ginagamit po yan sa mabababang damo. Ito po yan ha. Pakita ko po. Para doon sa mga first time ha, nagagamit po ng grass cutter. Ayan, susuot lang po doon. Tapos, ibabalik nyo lang po doon sa butas, hindi na siya kinakailangang ibuhol. Ito po, kung bibili nyo po siya sa akin, ito po, 250 lang po yan. 250 lang po. Pero pagka-chinek nyo po siya sa iba, mahal, 350, 500, sa atin 250 lang yan. Ganyan. Okay? Paano siyang ikakabit dito sa grass cutter. Ito na po. Kailangan po natin ng pangontra. Siya ng pangontra para mapihit natin siya. Ang purpose, napansin nyo po yung butas na yon. Ayan, yung butas na yon, susundutan po natin ito para pamigil. Yan. So, mapipigil nyo na po siya. Hindi na siya basa-basa ikot. Baliktad po ah. Note, baliktad po ang titig po niyan o ang ikot. Sa
Tapos ito, yan. Ito po, ginagamit lang po ito sa metal blade. Hindi nyo na dapat ikabit ito. Sa metal blade lang po yan. Taas mo to. Ayan, paasa. Kita. Punta naman po tayo sa metal blade. Sige to. Baba muli. Ginagamit po yung metal blade para sa mga mas matataas na mga damo, magugulang na mga damo. Pero pagka malalaki na po, malapuno na, o ganito na katataba po yung mga damo, ang gagamitin po natin ngayon ay circular blade. Sa mga nagtatanong kung magkano yung metal blade po sa atin, 300 lang po sa atin tong metal blade. Okay? Ito naman pong metal blade, itong circular blade, ito po, 600 po sa atin to. Ang kagandahan nito, diamond cut na po siya. Diamond cut. Tapos alloy na po yung kanyang bakal. Try natin. Lapitan mo itong konti. Yan.
Okay. Sa mga nangangailangan po ng mga piyesa po dyan, ha, huwag niyo po kakalimutan i-subscribe itong ating channel, Discarte Pinoy TV. Pindutin niyo lang po yung subscribe tsaka yung bell notification para palagi po kayong updated sa ating pong mga latest na video. Sa mga nagtatanong nga po pala kung magkano po sa atin itong gearhead, kasya po siya sa Kawasaki, Kaas, Honda GX35, tsaka po CG411 na model. Okay? Magkano po sa atin to? 1-2 lang po sa atin to, 1-2. 1,200 lang sa atin ang gearbox. Doon naman sa mga nagtatanong, magkano yung metal blade? 300. Yung nylon head, ito pong nylon, kapitan ng nylon, 250. Magkano naman po itong ating circular blade, gamit sa matataas ng mga damo, ito po, 600 lang po sa atin yan. Okay, maraming salamat po sa inyo mga bossing, at kung kayo po mayroong katanungan about sa mga grass cutter po ninyo, kung makatutulong po kami, kung sa tingin nyo makakatulong po kami sa inyong problema, pwede po kayong mag-text sa atin sa ating mga cellphone number na naka-plus po dyan sa inyong screen. Pinakamura po natin grass cutter, 48 lang po. 48 CG411, heavy duty na grass cutter. 4 stroke po natin, 7.5 lang po. Huyoma Japan, kapyesa po siya ng Honda GX35. Maraming salamat po sa inyo, ha. Mga bossing, ingat po kayong palagi. God bless po. Tapos,